Welcome back sa Pinoy MD 2019 na, pero syempre tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga kwentuhang pangkalusugan. At sisimulan natin yan dun sa mga tanong sa ating Facebook page. Yes. Eto na, ang ating buena manong tanong ngayong 2019 mula kay Kim Nestor Penones. Inooperahan ba ang Almoranas? Mm. O pa pwede lang bang hayaan yan? Alam mo Kim, kapag malala na ang Almoranas, inooperahan yan. Mm-hmm. Pero hindi naman pwedeng hayaan lang kasi kung hindi pa siya malala, meron pang pwedeng gawin para hindi ka maoperahan. Ayun. Pag medyo early pa yung Almoranas, baka makuha pa yan sa gamot. Meron na ngayon tablet na tinitake para sa Almoranas, Connie. Or yung mga high fiber diet, mabasa mo ng spicy foods and other things na pwede mong gawin para hindi siya lumala. Pero kung yan, ihahayaan mo lang, talaga maoperahan yan later on. Oo, huwag mo nang hayaan, Kim. Ha? Ito naman mula kay Annabelle Sevilla. Masama ba daw na madalas kulay dilaw ang ihi? Di ba parang... Actually, yung pagiging dilaw na ihi is just a sign na kulang ka sa fluids. Ah. Or baka may mga gamot na tinitake na nagpapayellow ng ihi mo. Ano siya? Mas darker? Bali, parang ganun yung sinasabi niya siguro, yes, no? Yes, oh. Kasi ang normally dapat medyo light yellow lang dapat ang kulay ng ihi. So dapat i-maintain mo yung ihi sa light yellow. That means tamang-tama lang yung hydration mo sa katawan. Kapag yan ay sobrang dilaw, baka kulang ka sa tubig and other fluids. Or baka may iniinom nga ng mga vitamins, di ba? Yes. Ibang mga pagkain din. Ngayon, kung lalo na yung vitamin C ko, hindi sa mga ibang gamot, nakakakos talaga yan ng mas madilaw na ihi. Mm-hmm. Pero dapat yun, pag tinigil mo na yung gamot, dapat mag-normalize na uli yung ihi. Alright, mula naman kay Vanjie Cruz, may mga pagkain ba na dapat iwasan kapag may hepatitis? Well, Vanjie, wala naman talagang specific diet para sa mga hepatitis. Kung hepatitis lang ang problema. Ang advice lang dyan talaga is well-balanced diet. So, meron dapat carbs, meron protein, so meron konting fat, plus a lot of fiber. Pero ibang kaso na yan, kung aside from hepatitis, meron ka pang ibang liver diseases, like cirrhosis. Oo. Yan, kailangan mo naman magpatingin talaga sa gastroenterologist para ma-advise ka. Alright, mula naman kay Michael Kingsley, normal ba na tumatagal ng isang linggo ang sipon ng bata? Hindi siya normal, Michael. But nowadays talaga, dahil siguro sa characteristic din ng mga mikrobyo, ay talagang humahaba yung infection. Oo nga, totoo. Hindi nga lang isang linggo minsan. Yeah, mga 2 weeks pa or more. Kuminsan naman, kapag nag-last ng more than 2 weeks, isang sinususpecha ng mga doktor, lalo sa mga ganitong panahon, ay yung allergic rhinitis. Baka naman ang marami kasing pollen ngayon sa air. Mm-hmm. So, pinakamaganda, kung tumatagal lang sipon, magpatingin sa doktor para lang sigurado na ito ay hindi sign ng mas malalang sakit. Okay, katulad ng yung mga bronchitis, mga ganyan, yes, hindi ba? Pneumonia. Pneumonia. Ito naman, mula tanong naman ng marami nating kapuso ito, Doc. Ang paninikip ba daw ng dibdib ay agad na sanhi, no? O nanganguhulugan na may sakit sa puso? Hindi. Kasi merong other causes ng paninikip ng dibdib, aside from heart disease. Mayroong karakteristik ng heart disease, yung paninikip niya ay stress-related, pero hindi rin lahat, kasi kuminsan mayroon yung unstable na tinatawag na angina. Kadalasan, pag hindi ka at risk for heart disease, ang most common cause ng paninikip ng dibdib ay muscle strain sa area. Heartburn. Sa mga muscular pains lang yun, or heartburn. Oo. The best way para malaman yan is kapag habang ikaw, pag naninikip yung dibdib, ay kailangan mong magpatingin sa doktor para magawa ng test para malaman ko niyan nga ay dahil sa puso o baka naman ibang sakit lang. Mm-hmm. Pero huwag din ipagsawalang bahala. Ang importante, yes, magpatingin agad, hindi ba? Kung meron talagang consistent or persistent na pananakit. Yes, kasi kung sa puso talaga yan, ay talagang... persistent yan. Yeah, meron talaga dapat na gawing adequate treatment para sa puso mo. Mm-hmm. Mga test, mga 2D echo, di ba, ECG. Ayan, mga kapuso, thank you very much, Doc. Parang thank doktor you na rin ako kasi nalami ko natututunan sa inyo. Diba, Dr. Connie. Yeah, Dr. Connie ng Pinoy. Pero ayan, mga kapuso, thank you very much sa lahat ng mga nagpadala po ng kanilang mga katanungan. At sana huwag kayong magsasawa dahil kami dito parati lang nakaantabay para ho naman magabayan kayo. But of course, katulad na aming laging pinapaalala, magpatingin pa rin po kayo, kumonsult kayo personal sa inyo pong mga doktor para mas magabayan kayo ng gusto. Yan mga kapuso, magbabalik pa rin po ang Pinoy MD. Stay tuned.